magandang umaga. Ako si James Vasia, boyman ng BSN1G. Narito sa San Fernando Heritage District sa San Fernando, Pampanga. Nandito ako para talakayin ang importansya at ano ang sari-sariling pagtingin ng mga citizens dito sa Heritage District. Matagal ng panahon. Ito sa taga-Heli, yung pampagawate. Step, company. Kasama yan yung sinasabi kong yung hirin ng buwan na building. Siyang mother ng PNP ngayon. Cathedral, marami pong matatagpuan ng infrastruktura dito sa San Fernando, gaya ng mga ancestral house na matatagpuan dito sa Consul District. Hindi ko masabi kasi alos lahat naman dito, dati lahat ng bayan dito pumapasok kasi noon. Kasalukuyan, it's posibleng mapapasaya. Kasi ang masasabi, kaya nasabi ko yun, dahil kasi ang San Fernando, ito ang central business capital of Central Zone. Kaya very possible, kung hindi pa na-recognize man ng international ano, in the near future, maaaring maanihan, masasama. Oo, dahil pinatunayan naman ang kapampangan ang galing nila sa singing at arkitektura. Kaya nitong nasa theme house na tinitirahan ng mga ilustrado ng panahon ng Pasila. Nakakatulong nun kasi yung mga pumapasok dito sa atin, mayroon natin ating mga tumatong mga tulis. Oo, si Pai, yung mga Ibel Santo, ang tatakal na ang pagdagsaan, ang maraming ano dyan, tuwing nagpapasok nga nga tulad ngayon. Dahil ang tatak ng San Fernando sa business capital ng Central Luzon, iyon ang lantern competition. Iyon ang dinadagsa ng mga turista every year yan. At ang pagdating ng ating mga turista dito, pagkasabay nun, ang pagpasok ng income to generate employment and other benefits to the less fortunate citizen of the town. Dumadagsa din dito ang mga tao tuwing Biyernes Santo dahil masasaksihan nila ang pagpapako ng mga deboto sa San Pedro Cotton.
kahit kung SM ito, siyempre yung mga magtitinda rito, yung mga lulubo na tindahan. Siyempre kung bibili ng damit o sapat, yung mga kapapangan ay sa mga luho. Dimdam yun na kung may tamba pagawa ng SM. Sa lukuyan nga, hindi lang ito eh. Ang dirihen de los Remedios, yan, giniba na. Ang balita dyan, Robinson eh. O, pangalawa, yung Paso Teco eh. Pagkatapos ng milling na yan, ang balita dyan, Marque Molong aantin eh. Ako para kain na eh. Okay yan kasi gawada na yung city ni San Fernando ngayon, di ba? Mas masating yung halika at saka mas bang kanil tatarang ang tao. Yan. Kasi dito, kapag maraming din na tumatayo, ibig sabihin nun, nag-i-improve yung Pampanga. Saka, yun na, nagsama ng mga tao, lalo na maraming mall dito sa atin, dito sa Pampanga. Ting nang po nga sabi ko ang pagsuntok na rin buildings na magpawala po ngayon. Pangatwa. Dahil yan, hindi natin mapipigilan dahil umuunlad ang probinsya, ang sentro ng probinsya. Umuunlad na hindi naman tinatamaan yung mga heritage building na yan. Yun ang opinion ko dyan. At palagay ko, kung matatamaan man yan, tulad ng Angeles, yung Depo Mall, yung mga old na building nila dyan, yung mga residents man lang yan. Hindi inano yan. Di ba yung isang entrance ng side ng anong ganyan, ng main road ng Angeles? Tinatamaan yung isang residence yung matandang building, bahay yan, pero hindi nila ginawa. Ganun din dito. Yan ay kayamanan ng ating istorya rin eh. Kaya dapat yan ay ingatan din. Kayamanan ng ating istorya yan.